Ano ang butterfly bee Clitoria Ternatea? Nagdurusa ka ba sa mababang enerhiya o lakas ng utak? Feeling stressed, pagkabalisa, hindi makatulog, hindi makapag-isip, laging constipated. Lumalabong paningin, naglalagas ang iyong buhok o napaaga ang pag-uuban. Nawawalan ba ng collagen ang iyong balat? Butterfly bee ang tiyak na kasagutan. Kilala rin bilang Asian pigeon wings, bluebell vine, blue pea, cordofan pea at Darwin pea. Ang butterfly bee, Clitoria ternatea, ay isang kamangha-manghang mahalagang pampalakas ng utak na nagmula pa sa tropical na Equatorial Asia. Isang tradisyonal na Chinese at Ayurvedic na gamot, ang Clitoria ternatea ay ginagamit sa loob ng maraming siglo bilang isang memory enhancer, brain booster, anti-stress at calmative agent. Ang blue butterfly bee tea ay kilala sa matingkad na kulay na indigo nito. Ang butterfly bee ay tradisyonal na ginagamit bilang gulay sa pagluluto, pangkulay sa mga kakanin o paggawa ng kapansin-pansing makulay na tsa. Ang butterfly bee ay punong-puno ng sustansya na nagpo-promote ng mga antioxidant, flavonoids at peptides at nagpakita ng malaking pangako sa mga pag-aaral ng hayop bilang isang natural na lunas para sa isang hanay ng mga problema sa kalusugan. Marami ring produktong pampaganda ang gawa sa butterfly bee dahil sa epekto ng flavonoid, quercetin sa balat at buhok. Tingnan muna natin ang mga kinikilalang benepisyo sa kalusugan ng butterfly bee bago tingnan ang magagamit na ebidensya. Mga epekto sa kalusugan ng butterfly bee Clitoria ternatea. Clitoria ternatea butterfly bee flower green. Ang butterfly bee ay binigyan ng maraming benepisyo sa kalusugan sa parehong Chinese at Ayurvedic na gamot, na marami sa mga ito ay suportado ng kontemporaryong klinikal na pananaliksik. Ang halaman ay nagpapakita ng pangako sa mga pag-aaral para sa mga epekto nito sa pagpapalakas ng utak. At sa malawak nitong spectrum ng mga benepisyo sa neurological kabilang ang pagtulong sa depression, pagkabalita at pagbabawas ng lagnat. Sa mga pag-aaral hanggang ngayon, ipinakita ng butterfly bee na kumikilos sa ilang mga pangunahing sistema ng katawan. Sa nervous system ang butterfly bee ay may nakakakalmang epekto sa utak. Sa digestive system, ang butterfly bee ay isang antiemetic, anti-nausea, anti-dypsetic, anti-indigestion, mild laxative at cholago, nagpapasigla sa daloy ng abdo mula sa atay. Sa circulatory system ang butterfly bee ay isang hemostatic, tumutulong sa paghinto ng pagdurugo at isang panlinis ng dugo. Sa respiratory system, ang butterfly bee ay nagsisilbing expectorant at ipinakitang binabawasan ang pangangati ng respiratory organs, nakapakipakinabang sa paggamot sa sipon, hubo at kahit hika. Sa urinary system, ang butterfly bee ay isang diuretic, tumutulong sa pagsulong ng normal na pag-ihi at maaaring gamitin para sa dysuria, kahirapan sa pag-ihi. Sa reproductive system, ang butterfly bee ay iniulat na spermatogenic na tumutulong sa normal na produksyon ng sperm. Sa integumentary system, ang premature aging ay kadalasang problema ng balat. Ang mga flavonoid na naruroon sa butterfly bee ay natagpuan na nagpapalakas ng produksyon ng collagen na nagpapataas ng pagkaelastiko ng balat. Ang butterfly bee ay isa sa ilang halaman sa mundo na naglalaman ng mga cyclotides, mga peptide na nagtataglay ng mga katangian ng anti-HIV at anti-tumor. Habang ang ilang partikular na cyclotides ay nakakalason sa mga selula ng kanser. Habang nangangailangan ng higit pang mga pag-aaral,
Ang kapakailang pananaliksik ng chino ay nagpapahiwatig na ang butterfly pea ay napaka-epektibo laban sa ilang mga selula ng kanser sa baga. Natuklasan din ng mga mananaliksik na ang isang pulbos na ginawa mula sa ground-up butterfly pea leaves ay maaaring mapahusay ang cognitive ability, pagpapabuti ng memorya at brain power. Sa iba pang pag-aaral sa India, ang butterfly pea ay nagpapabuti sa mga antas ng acetylcholine ng katawan, isang mahalagang neurotransmitter mahalaga para sa komunikasyon sa loob ng iyong utak. Ang acetylcholine ay makabuluhang nababawasan habang tayo ay tumatanda at ang butterfly pea ay natagpuan na nagpapasigla sa produksyon nito. Mga benepisyo ng butterfly pea Clitoria Ternatea. Pampalinaw ng mata. Ang Clitoria Ternatea ay naglalaman ng isang antioxidant na tinatawag na proto-cyanidin, na nagpapataas ng daloy ng dugo sa mga capillary ng mata. Nakapakipakinabang sa paggamot ng glaucoma, malabong paningin, pinsala sa retina o pagod na mga mata. Kakapagpalago ng buhok, mayaman sa bioflavonoids, ang butterfly pea ay maaaring magpalago ng buhok at bawasan ang pag-uuban ng buhok. Nagpapaganda ng balat. Ang mga antioxidant ng butterfly pea ay nagpapasigla ng collagen at elastin synthesis na tumutulong na pabutin ang balat at bawasan ang mga wrinkles at iba pang mga palatandaan ng pagtanda. Aphrodisiac. Ang ito ay tradisyonal na ginagamit bilang isang aphrodisiac partikular na para sa mga kababaihan at ginagamit upang gamutin ang mga problema sa regla o puting discharge sa ari. Antioxidant. Ang mga flavonoid, anthocyanin at phenolic compound sa mga bulaklak ng butterfly pea ay nagpapagana ng aktibidad na antioxidant, na nakakatulong na bawasan ang oxidative stress na dulot ng nagdudulot ng sakit at pagtanda ng walang radical. Nootropic. Ang butterfly pea ay ipinakita upang mapahusay ang cognitive function at palakasin ang paggana ng utak. Pampaihi. Ang butterfly pea ay nagpapanormal ng pag-ihi, na nagpapababa naman ng presyon ng dugo. Analgesic. Ang Clitoria Ternatea ay tradisyonal na ginamit bilang isang lokal na pampamanhid dahil ito ay ipinakita upang makatulong na mapawi ang sakit at pamamaga. Ang Anxiolytic. Ang butterfly pea ay may pampakalma na epekto sa katawan, binabawasan ang stress at pagkabalisa. Pangalis ng pamamaga o anti-inflammatory. Ang matingkad na kulay indigo ng bulaklak ay naglalaman ng mga flavonoid. Matatagpuan sa halos lahat ng prutas at gulay, ang mga flavonoid ay makapangyarihang antioxidant na may mga benepisyong anti-inflammatory at mga benepisyo ng immune system. Anti-asthmatic. Ginagamit ito sa karaniwang sipon, ubo at hika dahil ito ay gumaganap bilang expectorant at binabawasan ang pangangati ng mga organ sa paghinga. Sa ipagkabalisa at depresyon, ang mga pahiwatig ay ang mataas na dosis ng butterfly pea ay maaaring adaptogenic, tumutulong sa katawan na harapin ang mga stressor. Anti-diabetic. Ipinakita ng butterfly pea na pinipigilan ang paggamit ng glucose mula sa dieta. Anti-HIV. Ang butterfly pea ay isa sa ilang mga halamang gamot na naglalaman ng mga cyclotides, na nagpakita ng mga anti-HIV effects sa mga pag-aaral. Anti-cancer at anti-tumor. Ang mga cyclotides ng Clitoria Ternatea ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng selula ng kanser sa pamamagitan ng pagkagambala sa integridad ng lumad ng selula. Antimicrobial. Sa ilang mga pag-aaral sa India, ang butterfly pea ay nagpakita ng makabuluhang antimicrobial effect laban sa Staphylococcus aureus.
anti-convulsant ang butterfly pea ay ipinakita upang makatulong na mabawasan ang kalubhaan at stress sa katawan mula sa mga kumbulsyon na kapaki-pakinabang sa paggamot sa epilepsy. Anti-pyretic ang Clitoria Ternatea ay maaaring makatulong na mabawasan ang lagnat sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo sa ilalim mismo ng balat. Clitoria Ternatea para sa naglalagas na buhok. Sa sinaunang tayo na gamot, ang butterfly pea herb ay ginamit sa loob ng maraming siglo upang gamutin ang pagkakalpo ng mga lalaki at maagang pag-uuban. Ang isang pangunahing sangkap sa butterfly pea ay anthocyanin, na naisip na nagpapataas ng daloy ng dugo sa anit at nagpapanatili at nagpapatibay sa mga hibla ng buhok. Clitoria Ternatea para sa utak. Ang Clitoria Ternatea ay nagpakita ng magandang epekto nito sa pagpapahusay ng memorya, na may malawak na spectrum ng mga benepisyo sa neurological. Butterfly pea para sa pagkabalisa. Ang Clitoria Ternatea ay nagpakita na nagtataglay ng katamtamang anxiolytic at antidepressive effect. Ang butterfly pea ay nagawa ring bawasan ang biological na epekto ng stress para sa pagsusugan ng puso. Sa isang pag-aaral ng pamilya na hyperlipidemia, nagawa ni Clitoria Ternatea na sukuin ang triglycerides at kabuo ang cholesterol sa 500 mg per kilogram sa kaparehong lawak ng mga gamot na statin at atorvastatin 50 mg per kilogram at gemcitabine 50 mg per kilogram. Ang mga benepisyo sa triglyceride ay nakita sa pamamagitan ng pag-activate ng lipoprotein lipase LDL. Butterfly pea bilang isang pagkain. Butterfly pea colored rice. Sa Timog Silangang Asya, ang butterfly pea ay ginagamit bilang natural na pangkulay ng pagkain. Sa tradisyonal na pagluluto ng Thai, ang mga bulaklak ng butterfly pea ay binibiga para sa kanilang asul na katas, na pagkatapos ay hinahalo sa gata ng yog at iba pang mga batayang sangkap upang natural na kulayan ang mga Thai na dessert sa asol at lila. Ang Namdok Anjen ay isang syrupy at nakakapreskong indigo blue na inumin na karaniwang ginagamit sa Thailand na gawa sa butterfly pea flowers, honey at sugar syrup. Sa mga lutuing Burmese at Thai, ang mga bulaklak ay sinasawsaw din sa butter at piniprito. Ang butterfly pea flower tea ay ginawa mula sa mga bulaklak ng Ternatea at pinatuyong tanglad at nagbabago ng kulay depende sa kung ano ang itinagdag sa likido na may lemon juice na nagiging purple. Sa pagluluto ng malay, isang aqueous extract ang ginagamit upang kulayan ang malagkit na bigas para sa puwakitin at sa Nyonya Chang. Sa Kelantan, Silangang Malaysia, ang mga lokal ay nagdaragdag ng ilang mga putot ng bulaklak na ito sa isang palayok, habang nagluluto ng puting bigas upang magdagdag ng malabog-haw na kulay sa bigas na kilala bilang nasi kerabo. Paano maghanda ng butterfly pea tea? Bukod sa maraming katangian nito sa kalusugan, ang isang tasa ng butterfly pea tea araw-araw ay maaaring makatulong na mabawasan ang pagkapagod at magdulot ng pakiramdam ng kalmado dahil sa mga anti-inflammatory at analgesic na katangian ng herb. Upang gumawa ng tsa mula sa mga bulaklak ng butterfly pea, maglagay lamang ng 5-10 bulaklak, sariwa o tuyo, sa isang tasa ng mainit na tubig, hayaang nakababad ng 15 minuto. Kapag wala nang natitirang kulay sa talulot, salin ang likido at itapon ang mga bulaklak. Maiiwanan ang isang kamanghamanghang tubig na kulay indigo. Ang butterfly pea flower tea ay karaniwang nilalagyan ng pinatuyong tanglad upang mapabuti ang lasa nito.
Ang tsa ay maaari ding inumin kasama ng ilang patak ng lime juice upang lumikha ng matamis at maasim na lasa at gawing mas malalim na lila ang maliwanag na indigo tea. Paghaluin ang tsa na may fusion of cell hibiscus tumamela at ang tsa ay magiging maliwanag na pulang kulay. Disclaimer, ang mga pahayag na ginawa sa channel na ito ay hindi nasuri ng United States Food and Drug Administration. Ang impormasyong ipinakita ay hindi inilaan upang masuri, gamutin, pagalingin o maiwasan ang anumang sakit. Ito ay inilaan para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at hindi isang kapalit para sa profesional na medikal na payo o paggamot para sa mga partikular na kondisyong medikal. Palaging humingi ng payo sa iyong doktor o iba pang kwalipikadong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa anumang mga katanungan na maaaring mayroon katungkol sa isang kondisyong medikal. Maraming salamat sa iyong panonood. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe.